Ngayon, kapag naman po, pag start nyo, ay hindi naman nagbabubbling ng una, tapos sa huli na lang siya nagbabubbling, okay, ang possible cause naman po, yung thermostat nyo naman po, ay maaaring naka-open. Yun o. Ayan. Muntik ng matulan. Muntik ng mag-pack up. Yun. Magandang hapon po sa inyo lahat mga pam. Nandito po ako ngayon sa Master Garage, Cavite. Si Chip. Yun o. Good yan. Mazda 323. Yun. Direct na tayo sa topic natin mga paps, yung paano mag-diagnose ng cooling system. Ganito po ang gagawin niyo po kung nagda-diagnose po kayo ng cooling system. Kasi yung iba, nahihirapan, ang daling mag-judge na meron tamang cylinder head kapag ito po ay nabulwak. Okay, kapag ito po ay nagbabubbles. Ngayon, yes, tama naman po yun. Kapag po continuous ang bubbling yan, possible po na meron tamang cylinder head. Okay. Possible lang. Pero marami pa pong mga possibilities bakit siya nagkakaganon. Isa-isahin po natin para hindi po tayo masyadong nalilito. Ganito po yan. First, gamit po kayo ng, ito po yung mga tools na kailangan nyo. Kailangan nyo po ng huling-huli na yung scanner. Kung meron kayong scanner, plus point po yan. Para makita nyo pa yung ECT. Gawa lang po kayo ng ganito, yung mga rubber bushing. Yan, para po ipangbabara nyo po dito sa bunganga ng radiator. At tapos, i-trash nyo lang po yan para tumayo yan dyan. Lagyan nyo lang po ng tubig. Ngayon, ganito naman po yan. Ano ba ang pinaka the best time na mag-diagnose ng cooling system? Ang the best time po na mag-diagnose ng cooling system sa umaga po na malamig pa ang makina. Ngayon, yung sa mga medyo batikan na, sa mga kapwa o kalyabe, kahit po mainit ang makina niya, naiintindihan po nila yan kung paano rin ang magtumingin yan. Mamaya, papakita ko rin po sa inyo, ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung paano mag-diagnose ng cooling system para hindi po kayo nabibigla. Yan. Ganito po yan, mga paps. Kailangan po malamig ang makina. Kasi kanina ito dumating, kanina umaga, galing pa ito ng mahay-hay. Ngayon kapag galing po, pag sobrang init po ng engine nyo, okay, meron pong possibility, tapos ang lalo na pag ang engine nyo po ay mga Ford, ganyan, itong Altis, yung Hyundai, yung gasoline, Accent na gasoline, yan. Matataas po kasi yung mga ano yan, yung mga Ford Fiesta, yan, Ford Focus, Mazda. Matataas po kasi yung set limit niya dito sa auxiliary fan. Kaya minsan, boiling point na, hindi pa po ito tumatakbo kagaya sa Ford Fiesta. Ang Ford Fiesta po, tumatakbo po yan pag na-reach niya na yung 105 degrees Celsius, ay boiling point na po yan. Kaya makikita niyo po yan doon, bumubula-bula na, nagbabubbling na yung reserba. Ngayon, sa mga sedan naman, mga ganitong type na hindi siya pressure type, okay, ang gagawin nyo lang po, pupunoyin nyo lang po muna ito ng tubig, tapos start nyo lang po. Sa starting pa lang po, kapag po yan ay bumubula na, yan na po ang mayroong mga possibility na mayroong problema, ang cylinder head. Ngayon, kapag naman po, pag start nyo, ay hindi naman nagbabubbling ng una, tapos sa huli na lang siya nagbabubbling, okay, ang possible cause naman po, yung thermostat niya naman po, ay maaaring naka-open. Yan, maaaring naka-open. Tapos, ito pa po ang isa, okay, kapag sobra pong init ng engine, kunyari, nasa around 90 degrees Celsius yung temperature ng coolant, or 94, 95, 96, yung thermostat po niya naka-open. Yan. Pag umopen po ang thermostat niyan, yung intake at saka yung exhaust part ng cooling system ng radiator hose, dumadali po yan, gumagana po. Yan, gumagana po yan. Kaya ganito naman, kapag po nag-diagnose kayo ng cooling system, huwag niyo pong i-revolution. Hayaan niyo lang po siyang naka-idle. Yan. Pag may problema po yan, bubulwak po yan. Ngayon,
Kapag mainit na po yung makina nyo at inabot na, inaabot pa na bumukas yung thermostat, kapag nirevolution nyo po yan dahil papalo yung water pump, dire-diretso po kagad ang dali ng tubig. Igawa nang ito, ibinuksan nyo, dyan po lalabas yan. Bubulwak po yan dyan. Ganun po yun. Kaya magpipail na naman yung test, yung diagnosing nyo. Kasi akala nyo, kagaya kayo ng umaga, ito kasi dumating, napakainit ng makina. Ngayon, nung dinadiagnose to kayo ng umaga, pag nire-revolution, eh, bumubulwak talaga. Ngayon, nung pinalamig yung makina at nire-check ulit, wala namang problema. Yun, ganun po yun. Wala. Hindi siya tapover. Hindi siya tapover. Yan, kalmado yung tubig niya. Ayan, ganyan po yung mag-diagnose ng cooling system. Para hindi po kayo kabahan, gagawin niyo po yan during cold ang engine. Huwag niyo pong babanatan yan nang napakainit pa. Muna-muna, baka po matapunan kayo ng mainit na coolant at nakakapaso po yan. Yan, pakalmayin niyo lang po muna. Yan, ganun po yan. Kasi nakikita niyo po minsan sa master garage, hassle pa ka namin ito. Yan, kasi during po yun ang cold hanggang uminit ang makina. Yun. Kaya sa umaga naman, ganito naman. Naiintindihan po naman namin na mainit tayong makina. Kaya pina-idle muna namin to. Hindi namin nire-revolution. Huwag niyo kayo magre-revolution. Dahil pa nag-revolution po kayo, masisira po yung diagnosing nyo. Diagnosing nyo. Kasi magbubulwakan po yan. Pag mag-diagnose ka ng... Kasi kung depende sa diagnosing mo eh. Kung i-diagnose mo lang naman ay kung may bubbles or may tama ang cylinder mo, coolant po ang gamitin nyo. Ayan, coolant na lang din po ang gamitin nyo. Kasi pag kulang po yan, yan. Ngayon kapag distilled ang gagamitin mo, kung mag-coolant flushing ka, yan, pwede mong gamitan ng distilled muna. Yan, katulad ang ginawa namin kanina. Distilled muna kasi itatapon din naman yung coolant. Okay,